Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so balik continuation lamang ito ng pag-i-install natin ng Nite 3 Plus Pro Music in Actual. Yun, tulad nga ng nabanggit ko sa mga nakaraang vlog natin, i-tutorial natin lahat ng wiring diagram na in-upload natin dun sa may ating YouTube channel. And yun, dun sa unang vlog nga pala na pininstallan nito natin ang Actual. So, ininstall natin siya sa napakadaling paraan, which is applicable sa lahat, sa motor, sa sasakyan, truck, and ayun. So, sinubukan niya, at saka sinubukan niya pa lang natin ito na walang gamit na relay. Yun, kung paano mag-install sa napakadaling paraan. Bali, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Nite 3 Plus Pro Music na may dual horn. Yan, so dun sa nakaraan wala tayong ignition switch, bali ngayon kailangan na natin siya ng ignition switch. Yan, so meron tayong ignition switch dito. Yan, so dun sa first vlog nga pala natin, nag-install tayo direct sa battery lang, ano, walang susian. Napanood nyo naman, no? At kung napanood nyo nga pala, ngayon sana nagkaroon kayo ng idea. Bali ngayon gagamit na tayo ng ignition switch, or idadaan na natin siya sa ignition switch. So yung gamit natin ignition switch is 4 wires. Meron tayong red, meron tayong pure black, solid black, meron tayong green, tsaka meron tayong black na may stripes na white. Pero hindi naman natin gagamitin yung green at tsaka black na may stripes na white, kaya itinabi na natin or tinip na natin ang electrical tape. So bali yung pinakagagamitin lang natin dyan is itong red at tsaka pure black, or yung tinatawag natin na accessory wire. So kita nyo naman guys, off. So umpisa na natin yung ating video tutorial. Install muna natin to guys, ano, itap muna natin itong ating ignition switch sa ating battery. Pero bago yon, dahil nga mag-install tayo ng dual horn na may, Nite 3 Plus Pro Music na may dual horn, or gamit yung dual horn, syempre kailangan natin dyan ng relay, horn switch, fuse, at saka yung mga materials natin dyan, nandyan na, no, ready. So, kung napapansin nyo, meron tayong hollow switch dito or hollow switch. Gagamitin natin to sa mga susunod pang vlog natin. Kaya itabi muna natin. At yung ating mini driving light nandyan. Okay, so install na natin itong ating ignition switch. Bago natin to idirekta sa positive terminal ng battery, kailangan muna natin itong idaan sa may ating fuse. Yan, meron tayong fuse dito at saka meron tayong fuse box. Fuse na may 15 amps at saka fuse box. So, ipag-connect muna natin yung isang wire ng fuse. Ayun. Sa red wire ng ating ignition switch. Ayan. So, i-connect muna natin to. Ayan. So, na-connect na natin guys, ano. For demonstration nga lang pala ito, ano. Baka sabihin ng iba, napaka-unsafe natin, walang electrical tape, for tutorial lang naman to. So yun, kapag kayo na yung nag-install, ayun, syempre i-safety nyo na, balutan nyo na ng electrical tape. Ayun, so balik tayo sa topic, nakonect na natin yung pure red natin. Ayan, yung pure red wire ng ignition switch sa isang wire ng ating fuse. So yung isang wire naman, i-connect na yan natin sa positive terminal lang battery. Ito yung positive, may red, at yun yung negative. So, i-connect na natin yan. Sa mga nakapanood ng or sa mga datihan na dito sa channel natin, napaka-basic na lang sa inyo yan kasi lagi natin ginagawa yan sa wiring diagram natin. So, yun, subali, connected na yung yan. Subali, connected na yung isang wire ng fuse natin sa positive terminal ng battery. So, ibig sabihin, may source na yan. Yun, papasok na yun dito sa ating fuse box, tatawid na yun dito sa may red wire ng ignition switch, pupunta na yun sa susian. Ngayon, kapag in-on natin itong susian, pag in-on natin, ibig sabihin, magkakaroon na ng supply yung accessory wire natin, which is itong kulay black. So, off natin ulit. So, dahil nga dual horn yung i-install natin, papasok dito yung switch natin. So, tulad nga ng madalas kong tinutorial dito sa accessory wire, napakaraming sinusupply ang circuit nito. Nandiyan yung headlight, brake light, flasher, busina, at iba pa. Sanga-sanga na to. Napakaraming sinusupply nitong accessory wire na to.
So dahil nga busina yung tutorial natin ngayon, yung isang wire ng busina natin, ayan, kita nyo, 2 wires yan. Yung isang wire, connected yan dito sa may accessory wire ng ating ignition switch. Ayan, sa itong block, dito sa may pure block. So connected yan dyan. Ayan, pag-connect na natin. Ngayon, para malaman natin na legit yun, natuto talaga yun, or gumagana talaga yun, itong isang wire na to, positive na yan, ano? Kapag pinindot na natin to, itong switch na to, lilipat na dyan yung source. Okay, so lagyan muna natin ng dalawang wire itong ating dual horn. So lagyan muna natin ng mga wires. So ito na guys, nalagyan na natin ng dalawang wire yung ating dual horn. Bali, gamitin muna natin yung isa. Hanggalin muna natin yung isa. Ayan. So i-connect muna natin itong ngayong, ayan, kung mapapansin nyo, dalawa yung wire ng isang busina natin. Subukan muna natin. Again guys, sa busina, reverse polarity yan, ano. Kahit saan pumasok yung negative at positive dyan, okay lang. Kahit mag-abalit na dyan, okay lang. So tap natin sa negative or sa ground. Yan, kita nyo. So pagbalita rin natin, negative, tutunog pa rin at tutunog pa rin siya. Yan. So dahil nga meron na tayong ignition switch, ayan, kung mapapansin nyo, yung isang wire ng ating horn switch dito, ayan, connected yan dito sa isang wire ng busina natin. Yan. Yan, ganyan yan. So connect natin, mabilisan lang. So nakonect na yung isang wire ng busina, tapos yung isa, i-connect na yan natin sa negative terminal ng battery. So dahil wala tayo sa actual na motor, sa negative terminal na natin. So dapat, kapag sinusi natin yung ignition switch, dun palang tuturog yung busina. Yan. So ganun lang kasimple guys. Ganun yung konsepto ng stock horn natin. Pero dahil mag-install tayo ng Nitro Plus Pro Music, siyempre papasok dyan yung ating relay. Okay, so tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin yung kanyang ground at yung kanyang positive. So lagyan muna natin ng relay yung ating dalawang busina or yung dual horn natin. So kunin natin yung isa. So tulad nga ng sinabi ko, kailangan lang ng busina natin ng positive at negative. So bali, ipagsama na natin yung dalawang wire nila para maging tig-isa na lang. So lahat ng kanan gagawin nating positive. Ayan, so kanan, kanan. So mga right terminals. Tapos yung kaliwa, yung pares na kaliwang terminal, kaliwa, kaliwa, gagawin nating ground. Ayan. So pasok naman tayo dito sa ating relay. So tabi muna natin yung ating dual horn. So dito na papasok yung relay natin kasi dual horn na siya. So sa relay natin, meron tayong number 30, meron tayong 85, 86, at saka 87. Yan. So bali, 5 pin yung ating nabili. Pinutol ko na yung 87A. Hindi naman na yan magagamit. Kaya naging 4 na lang sila. So kung titignan nyo, ayan. So kung titignan nyo yung numberings natin, yung number 30 natin is yung kulay brown. Tapos, yung 85 is yung purple. Yung 86 is yung green, positive. And 87 is yung load output. So dito yung pinaka-output ng loads natin. No? So pagdating naman dito sa relay, meron tayong 85 at 86. Yung green at saka yung violet. Tulad ng busina guys, reverse polarity din yan, ano? Kahit alin yung sa dalawa na yan, kahit alin dyan sa dalawa na yan mapasokan ng positive at negative, okay lang. Pwedeng ito yung maging positive natin, pwedeng ito yung maging ground, or pwedeng ito yung maging positive, pwedeng yun yung maging ground. Pero sa pinaka proper diagram natin, yung 85 is yung ground at yung 86 is yung positive. So yan kasi yung coil natin, yun yung trigger. Tapos yung brown is 30, direkta na yan sa ating positive terminal ng battery. So direkta na natin siya guys. So ipit na natin yung dito kasama ng fuse. So before kayo mag
tap nito sa positive terminal, make sure na may fuse kayo. Pero tayo, wala tayong available, kaya tap na lang muna natin siya. If ever na kayo na yung mag-i-install, guys, make sure na may fuse kayong nilagay. Yan. So, nakakabit na yung ating 30 sa positive terminal ng battery. So, kanina, ayan, tayo muna natin. Yung pinagsama nating dalawang wire ng dual horn, which is itong kanan, positive, yung kaliwa is yung negative. So, po, pwede na natin itong itap dito sa 87 kasi ito yung output ng ating relay. Yan dito sa orange. Diyan papasok yung positive ng busina natin. Kaya sinabi ko kanan para hindi tayo malito. Okay, so may natira pang dalawa sa relay natin, guys. Yan, yung ating 85 at yung 86 or reverse polarity, vice versa, 86 or 85, kahit alin dyan. So, dahil malapit siya dito sa ating ground, itong purple, kukunin natin yung ground ng ating dual horn at yung ground ng relay, which is itong purple. Pagsasamahin na natin ngayon yan dito. Yun. At iipit natin dito. Okay. Yan. Tanggalin muna natin itong i3 plus pro para hindi masakit. Kanina, kung napansin nyo, i-disconnect natin yung isang wire ng ating horn switch. Kasi nga, sinubukan natin yung konsepto ng isang busina or yung stock horn, i-disconnect natin. Ngayon, i-connect natin to sa kulay green. Again, sa kulay green, sa trigger. No? Sa trigger natin siya i-connect. Yan, para mapasukan na siya ng positive. Kasi yung purple, ground na yon. Yung 30 galing sa yung brown galing sa 30 with the fuse, tapos yung output papunta sa positive ng dalawang horn switch, dual horn natin, dalawa na dual horn pa, no? Yung so connected na yung green natin, so ibig sabihin meron na siyang positive galing sa susian yan, tapos meron na siyang negative direkta sa battery. So kailangan tutunog na yung dual horn natin, guys. On natin yung susian natin. So, kailangan kapag pinindot ko to, tutunog yung dual horn. Napakalakas. Nakakabingi. Yan, guys. So, narinig nyo naman na tumunog yung ating dual horn. Pero, dahil hindi pa dyan yung off muna natin. Pero, dahil hindi pa yun yung tutorial natin, dahil ito yung tutorial natin, yung ating Nitri Plus Pro Music. So, dito na papasok yung Nitri Plus Pro Music natin. Sa Nitri Plus Pro Music natin, meron tayong 4 wires. Yan, merong yellow, merong red, blue, at saka brown. Tapos, yung Nitri Plus Pro Music natin is 12 tones. Yan, so 12 songs. Tapos, yung capacity niya, voltage direct current is 12 to 24 volts. So, yun, hindi na natin maintindihan yan. At meron siyang wiring diagram dito. May color coding na yan. So, ibig sabihin, yung red ng ating module or yung Nitri Plus Pro Music, siya yung common. So, dito sa red, papasok yung supply. Pagkatapos, yung yellow, kita nyo naman, yung symbol ng ground natin, ayun, yung antenna, present, yan. So, ito yung ground ng ating module. Ayan. Tapos yung blue, ayan, positive yan, papunta sa isang horn. Tapos yung brown, papunta sa isang horn din. Tapos yung yellow, pinagsama-sama na para i-tap sa isang lugar. So dito papasok ngayon yung ating Nitri Plus Pro Music. Pagdating naman dito guys, ilang wire lang yung gagalawin natin dyan, ano? Ito lang yung gagalawin natin dyan. So, tatanggalin natin itong dalawang wire ng ating dual horn na pinagsama. Yan. So, paghihiwalay natin itong positive ng ating dual horn. Yan. Iko-connect na agad natin to sa brown at saka sa blue. Yan. O pwede magkabaliktad dyan kahit alin dyan. O pwedeng yung isa sa brown, yung isa sa blue.
or pupwede kahit na alin dyan. So pag-connect na natin yung isang wire ng ating dual horn sa blue, yung isang wire naman natin dual horn sa brown. Yan, so connected na yung output. Papunta na to sa dalawang busina, guys. Yan. Yung blue at saka yung brown. So dito naman natin ipapasok yung output ng relay. Yan, kita niyo yun, guys, yung orange. Kanina direct yan sa busina. Dito pinagsama natin. Doon, connected yan sa dalawang busina. Kaya kapag pinindot, dalawang busina yung tutunog. Ngayon, dahil ito yung common ng ating Nite 3 Plus Pro Music, itong red, dyan natin i-connect yung output ng relay. So output ng relay, common ng Nite 3 Plus Pro. Output, input. So yung natira is ground. Ayan, saan pa ba natin ito ilalagay? E di ilagay na natin dun sa may negative terminal ng battery. Pero before yon, set muna natin to sa mode 1. Ayan. At itabi natin ang konti yung mga kagamitan natin. So itatap na natin to kasama ng negative ng busina, negative ng relay, at yung negative ng Nite 3 Plus Pro Music. So dahil wala tayong wala tayo sa actual na motor, tap muna natin yan sa negative terminal ng battery. Ayun, so bali ganito na yung setup niyan, guys. Tayo muna natin dito para hindi tayo mahirapan. Okay, so bali ito na yung pinaka final setup. Ayan. Okay, so the moment of truth, connected na, no? Yung input ng Nite, kinunik natin sa 87 ng relay, ayun. Tapos yung dalawang output ng Nite, kinunik natin sa tig-isang busina. Ayan. So, the moment of truth, susi muna natin. Pero before yun, layo-layo muna natin para hindi magdikit-dikit. Ayan, so, on muna natin yung susian. So, naka-on na yung susian natin, guys. So, dapat pagka pinindot ko itong switch, is tutunog na yung ating Nite 3 Plus Pro Music. Mode 1. Mga mode 1 tayo sa selector. With relay na yan, guys, ano? Kita nyo, pati yung relay natin umiilaw. Pumipitig niyo yung relay natin. Ngayon, libat natin sa mode 2 sa may selector. Yan. Ito yung rapid horn niya. Rapid horn yan, guys. So rapid horn yung mode 2 ng ating Nite 3 Plus Pro. So mode 3 naman tayo. Ayan, pindutin natin yung switch. Napakalakas, guys. So napakalakas ng ating dual horn with Nite 3 Plus Pro. Mode 4 tayo. Pindutin natin yung switch. Yan. So, dinig nyo naman, guys, ano? Napakarami pang mode nyan. Mode 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at saka 12. So, ganun lang kasimple mag-install ng Nite 3 Plus Pro Music sa dual horn with relay. So napakadali lang, guys, ano. And sana nasundan nyo at sana naintindihan yung tutorial natin. Kahit na medyo mabilis tayo magturo, sana nasabayan nyo. At sa susunod, gagamit na tayo ng halo switch para maipagpalit-palit natin yung stock horn sa dual horn na may Nite 3 Plus Pro Music. So off natin to. Wala nang supply yan. Kahit napindutin natin yan, hindi natutunog yan. And so bali hanggang dito na lang, guys, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.